Yan, so bali live. Kagabi, nung huling banlaw ko ng mga bote, pinatuyo ko, nakabaliktad siya para tumulo yung tubig. Ngayon, mga pasado alas dos na rin yun. Tapos, tumingin ako dun sa may ano, group. Ayan, may nakita akong gantong post sparkle. Kasi dati ko pa nakikita yung ganito. Hindi ko alam kung kay Kate Collection yun. Pero yung post niya ganito. And 240 ml din yun. Ngayon, yung idea ng ano, takip. Doon ko lang din nakuha. Ayan, since na i-post ko nga na pwede palang takpan ng ayan yung ano, takip ng yung ginagamit sa bote ng mantika. Ang dami pala namin yan dun sa tindahan namin dati. 2010 pa yon. Ngayon ito, yung post na ganito, apat na piraso, parang 350 or parang kung i-divide sa apat, parang nasa 87.50 yung isa. Gantong bote. Pero yung nakita ko kasi yung taon na parang nilabas to, parang ano eh, 2012. Ngayon, hindi ko alam kung bakit isa to dun sa binibenta ngayon dun sa marketplace. Siguro kasi nga dahil nga dun sa parang bigla siyang nawala dun sa sirkulasyon yun. Yan, may mga istorya kasi. Minsan kasi yung company nagsasarado or kakaroon ng issue or pinapalitan ng ibang ingredients saka including yung IPO ng pangalan. Parang trade name ata yun. Ngayon ayan, mas okay din yung ano, ang daming takip doon. Mas okay din yung may takip kasi nga ano siya. Kumbaga yung loob niya kasi yung pinaka nililinis talaga dito eh. Para kumbaga hindi rin siya laging binabasa kasi ang pamunas talaga dito is ano, yung tuyong basahan para makintab siya. And since na linis ko na rin naman siya, ano siya, iiwasan kong basain kasi meron dito ito coke. Yan, nilaman pa siya. Kasi sa lahat, ang napansin ko, ito yung pinaka madaling mabura. Yung print nung coke. Hindi ko alam kung anong taon te, pero sa ngayon kasi may nakikita akong gantong mga ano. Yung similar sa gantong design. Pero kasi yung nakuha ko kasi ito, magkakasama sila. And hindi ko alam kung dun sa nabilihan ko kasi ano eh. Parang ang nagtabi nito dun sa may bakanteng lote, sa tabi ng basuran, parang collector din, kaya lang, parang pinaiwan. Tapos yung mismong may-ari ng bahay, dun ko nabili. Ayaw nga ang ibenta kasi nga may-ari daw, kaya lang, di pa rin ako umalis hanggang nakumbinsin ko. Yung sabi ko, hindi naman kasama yung casing kasi hindi ko naman kasama yung hindi ko rin naman kailangan yung casing dahil nga marami rin kaming case dito sa bahay. And ito, medyo sa tropa ko to, nabili dun sa tropa ko sa Eldorado. Ito, galing daw to dun sa dati namin borders. Bali, year 2000 pa yan. And so, bali, nasa
dalawang dekada na rin to. Tapos yung two varieties of ano, yung design ng ano Sprite. Basically kasi yung itong mas maliit na Sprite, parang ito yung nasa circulation ngayon. Kasi ito way back parang mga nasa dalawang dekada na rin yung design nito, yung mas malaki ata na Sprite. Mas malaki yung print. Yung iba kasi dito mga ano, Korean product, medyo bago lang. And cold 45 yan. May mga nakikita rin ako niyan sa marketplace. Ito, galing din dun sa dati na yung Borders. Binigay sa akin ng nanay ko. Parang nasa dalawang dekada na rin. Ito, yan. Ito yung isa sa mga pinakagusto ko. Ano, dumi nga ng koko. Yung pick up ako. Tapos pag naglilinis. Kaya lang mamaya kasi magugupit na rin ako dahil nga bukas pasok ako sa office. Ito, binibenta rin itong mga ganito. Kasi mira na to sa sirkulasyon. Ito, medyo bago pa. Kaya lang, kumbaga, iba kasi yung design niya. Ayan, ang kinis. Ito, Cobra. Mukha siyang bago pero nasa 15 years na rin siya. Nakatulad lang din ito. Nilagyan ko siya ng tubig kasi may part sa loob na medyo madumi pa. May matanggal, di ko masundot. Ayan, so nilagyan ko lahat siya ng ano, ng takip. Dito, yun na sa unahan. Magkakapareha siya ng kulay. Ibig sabihin dito, yung isang alera na to, ito yung mga magkakaiba. Magkakaiba ng brand. Pero yung nandun sa pangalawang ano, linya, ay yung halos magkakaparehas. Ayan, yung mint green. Tapos, ito, may mga brass. May mga dati ko na yan. Yung mga lagay niyan, 1.5 isa. Yung mga solid brass. Tapos, ito yung mga brass na galing din sa friend ko kay Ma'am Minerva. Bali ano to? Tawag dito ano, Isconsen. Solid brush siya. Before meron na ako nito. Parang dalawang piraso nito. Yan galing sa Europe. Saka isang ornate 'yon binili ko na, ay binenta ko ng 3,000 tapos tag 2,000 yung isa. Bali, dalawa kasi nito, bali, 2,000 each. Pero ang halaga kasi nito, 2,500 isa. Kasi pa galing nga sa Europe, medyo mahal yung shipping. Yun, solid brass. Bali, tatlo yung ganyan ko, tag 2,500. Tapos ito, ang bigat to. Hanging candelabra, solid brass. Kasi pag sa picture, medyo maliit siya eh. Pero ang bigat niya. Sa personal. Tapos, ayun, iba yung quality niya. Galing nga kasi doon sa may Norway. Doon sa kaibigan ko na nakapangasawa doon ng yung Pilipina Norwegian ko na kaibigan nga yung teacher. Ngayon, ito, isa rin to. Malaki yung isa, pero 3,000 yung isa eh. Bali, ito 2,000. Sabit ko dapat, kasi meron ako dito
Yung mga dati kong display na galing sa bangkal, na bili na rin kasi. Yan, parang sa loob ng 2 years kasi, ito lang yung tinutukan ko. Yung kasagsagan ng pandemic. Yan, so, bali, wala pa kasi akong project nung kasagsagan ng pandemic. Kaya, kumbaga, ito yung mga naging libangan ko. Tapos, nagre-restore ako ng mga ano, yung furniture, yan, yung mga nara, ang dami ko dun. Tapos mga cabinet na nara, yan, kung ano-ano yung pinagagawa ko. Kaya lang ngayon kasi may mga online projects ako, saka yun nga, employed ako ngayon dun sa isang IT company na affiliated sa Geoplan Korea. And so, bali pag weekend kasi, nag-o-office ako. Tapos, pag weekend, and usually pag linggo, kasi minsan, pag may pending ako, kaya pagdating doon sa office, tinatapos ko rin siya. Pero pag may pending ako dito, yun, inuuna ko yun siyempre, kasi nga, bago pa lang ako dun. Ngayon, para siyang jewelry. Para siyang maliit na jewelry box. Ito parang 1 year na to dito eh, pero ma-under pa rin siya. Tapos may mga silver ako. And mga silver. Mga silver. Preview lang to, pero silver yan. $19.45 yan. 10 centavos. Yan, pagkatapos ng ano yan, World War II. Ngayon, nung nakaraan, galing ako sa, nandun nga ako sa Old Santa Mesa, bago ako sumakay ng tren, bumili ako ng pangkiskisa inidoro. Ngayon, yung babae, sinuklian ako. Parang apat na ganito. Apat na tigbibente. And medyo natuwa nga ako eh. Tapos eh, meron akong dalang pera nun. Tinatanong ko kung meron siyang tigbibente, palitan ko ng, kung magpapapalit ako 1,000 na tigbibente. Sabi niya, wala daw. Ayan, meron akong ganito, oh, yan, silver, malaking coin. Hindi to yung exact na ano eh, na Hong Kong dollar na mahirap hanapin. Kasi meron nito $25,000 ang presyo ngayon. Pero magkaiba sila ng taon, hindi ito yun mismo. Pero kumbaga ito, libre rin yung halaga nito. Kaya nung may bumibili sa akin ito ng 3,000, hindi ko muna siya binigay. Kasi nga, kumbaga sa coin, hindi pa kasi ako ganong biyasa. Tapos ang gusto pa meet up, eh, hindi ako nang ipag-meet up kasi. Yun, pag may umorder kasi, yun, pinapadeliver ko. Tapos binibigyan ko na lang ng freebie. Yun, may mga silver yun ako sa ilalim. Tapos may mga Philippine peso, yun. Mula 19th century, meron ako na sa ilalim. Malo na kasi ito, mga world coins, saka Philippine peso, yan, halo-halo. Tapos meron kasi mga coin na yung mga silver ko nga nandito. Yung iba kong ikaw, pati mga bracelet ko nandito. Yung sa ilalim. Medyo mabigat na ito eh, kaya nabubutas na siya. Hindi ko siya ganong ano, kasi minimal lang din yung oras ko, pero kinain na yung oras ko ngayon eh, pag naglilinis ako. So ano kasi, pag masyado kasing exaggerated din pag
sinasabi na 10 araw ako maglinis dito, pero ayun yung totoo, lalo na nung dumami yung laruan, kasi nga ang hirap isa-isa yun, lalo na kung pipicture mo siya, kasi usually ano, kasi pag naglinis ako, ang purpose ko kasi ano, hindi para i-post talaga sa personal account ko, ito nga yung ginagamit ko ngayon, kasi ang objective ko talaga pag naglilinis, yung para sa marketing ng business, ito nga. Tapos pinopost ko dun sa yung page ko nga, yung ang tagapagmanan, bali nandun yung accumulated images nung itong showroom sa kanitong business. Kaya lang, since na yung nakaraan nga, naging busy rin ako, hindi ko siya ganong naasikaso ngayon. Saka meron din kasi ako isang account, yung isa kong business account, kasi yung account ko ngayon na very minimal lang yung mga friends ko. Ano to, bali personal ko kasi to. Yung isa ko kasing account, Facebook account ko na nakapangalan doon sa isa kong anak, yung Haley Cruz. And doon ako yung maraming kaibigan na mga negosyante rin, saka mga artist, yan, mga national artist dito sa Pilipinas, mga collector. Bali marami nga rin ano, yung kasi yung Haley Cruz kasi mas maraming follower yon kumpara dito sa personal account ko. And kumbaga sa less than 2,000 yung follower nun. Ayan, pero wala kang profile dun. Ang profile ko dun is pang business talaga. Ngayon, ayan, nakakatuwa lang. Kasi nung, kaya gusto ko rin na, ano, na nakakarating sa iba-ibang lugar. Kasi nga, yan, meron akong mga bagong natutuklasan. Katulad dati, nung nakikita ko lang to sa marketplace. Gusto ko talaga bumili kasi meron lalo na nung kasagsagan nga nung pandemic. Dati, parang ang minimum ng bote, parang 100 isa. Yan. Imagine, halos, dahil nga wala na sa circulation yung mga empty bottle, yung halaga ng empty bottle na hindi na makikita ngayon sa mga tindahan, parang ang halaga niya nasa 10 beses ng soft drinks na may laman. Yan, dati nakikita ko lang siya, pero kumbaga, ayun din kasi yung time na pinapaikot ko yung pera ko. Kaya hindi rin ako bilhin ng bilhin ng, hindi naman aabot din talaga dun sa budget ko kasi nga pinapaikot yung puhunan ko since nag, parang naging bread and butter ko yung ito, yung small business ko nga, ang tagapagmana. Ngayon, meron pa akong kausap parang 3 months ago, babae. Parang kasing dami nito or mas marami ng konti. Parang ang benta nga sa akin 7,000 eh. Taga Makati, pre-delivery. Pero yung ibang bote, mas magaganda rito. Pero kumbaga, halos, dahil nga, wala pa akong collection ng mga bote, medyo excited ako. Pero, sinabi ko na wala akong pambayad na. Kaya, kumbaga, hindi na ako kinulit. Kasi kung gusto ko talaga bilhin, ano, gagawa ko ng paraan. Kaya lang, hindi ko naman priority pa yun. Ayan, yung mga brass, cast iron, tapos mga silver. Ayan, nakapost yan dun sa US speaker. Ayan, bali, ang post ko nga dun parang nasa, parang tinitake all ko kasi nung nakaraan. Pero wala pa itong mga European brass. Parang nasa, ang post ko doon, parang nasa $1,500. Take all. Tapos giveaway na lang iba. Meron pa ako doon eh. Kaya hindi ko
kung maasikaso ngayon eh, nakakapagod kasi maglinis, lalo na may gagawin pa ako mamaya pag umupo ako mamaya sa harapan ng laptop. Eh, nakakatuwa lang kasi nga minsan pag matagal din akong computer o nakaharap sa laptop, yan mababa ako para dito nga. Tambay lang ako dito akong mag-yossi. Parang meditation ko lang din yan, para medyo ma-relax ako kasi nga ang sakit sa likod saka sa batok pag laging nag-iisip, tapos yung nakaharap nga dun sa liwanag nung laptop bukod sa kakalabo rin talaga ng mata eh. So, bali, iyan ako nga to. Ipopost ko rin dun sa page ko. Kaya lang, kukunan ko muna siya ng maayos-ayos na shot nga. Para dun sa gallery. Ayan, may mga beast kasi dito na meron din akong kasing mga ibibigay na regalo, pero siguro doon sa mga napili ko na bigyan ng regalo, meron din akong mga ibibigay rito. Pero hindi naman yung tipo na kada isang tao marami. Siguro mga pa isa-isa o dalawa. Pero naayos ko pa yung mga display dito. Yung nga dun eh, may part din na malikam ako kasi hindi ko yung napupuntang na babaybay. Candelabra din to, made of ano, resin. May regaluan ako nun yung kaibigan ko na artista, dati rin bumibili sa akin. Baka sa Christmas i-regalo ko to. Yung hawakan niya, yung handle niya para siyang ivory. Pero bawal kasi ngayon sa market yung ivory. Pero ang tingin ko naman dito, plastic lang siya. Parang kakulay lang siya nung bola ng billiard kasi nga ayun yung totoong ivory. Porte din to, kaya lang putol yung dulo. Ito, nasa century old na siya. Galing to sa sa kaibigan ko, yung freelance model, si Carla Torres. Meron akong nakuha, oh. Yung design niya vintage. Parang ginagamit sa scoring board ng liga, yung sinaunang liga sa mga kanto-kanto. Yung sinaunang ilaw. And working yan. 220 volts.
ina-espartan ako na dumi. Kasi nga, pag gantong linya kasi, medyo tinapay? Pag ganito kasing linya, kailangan talaga merong puso, pagmamahal, kasi nga kakapagod, maglinis. Nag-live ako.